Radio Lambda. ¡Vale! Sí, tiene que poner un bolé envuelto, ¿eh? Good morning! Hi Mona! Hi Paolo! Welcome to Crayola! Ito yung unang process natin sa paggawa ng Crayola. Ito yung tinatawag nating weighing ng mga waxes. Ito ang tinatawag nating paraffin wax. So ito yung mother kettle natin. Dito natin tinutunaw lahat ng wax. So may init tong 60 to 80 degrees Celsius. So may isang minemelt yung mga paraffin waxes. So pwede tayo maglagay ng wax. So tinutunaw natin to 15 to 20 minutes. So pag natunaw na siya, pwede na siyang isalin sa mga mixing kettle natin. So yun yung susunod nating process. Paolo, Mona, ito yung susunod nating process. Ito yung paglalagay ng melted wax, tapos kahaluan natin ng pigment. Yung pigment natin, yun yung kulay ng Crayola. Pagkatapos natin maglagay ng wax, lalagay na natin yung pigment. So, imimix natin siya for 5 to 10 minutes, tapos imimaintain natin yung init na 60 degrees Celsius. Yung pigment, imported yan. Ini-import namin sa aming mga supplier. Then, pagkatapos nun, kung ano yung designated na kulay, yun yung imimix namin sa mga mixing kettle. So, pagkatapos nitong mixing, imumoldo natin yung Crayola. Ito yung ating molding machine. So, ang unang practice natin, ipupour natin yung melted crayons. Isala para yung mga impurities, yung mga dumi, masasala natin yung mga malalaking dumi. Pagkatapos ng pouring natin, na-cure na siya. Then, nasusunod natin process ay scraping. So, tatanggalin nyo na sa ibabaw. Pagkatapos natin ng scrape, ready na siya for harvesting. Mona, Paolo, Paolo, trivia lang. So, ang company ito, nakakuha kami ng 1.4 million sticks ng Crayola per day. Ganun karami. Ayan, angat na siya. So, ready na siya for harvesting. So, doon na tayo sa kabila. Harvest natin. Pwede natin hilahin yung Crayola. Sige, Paolo, Mona, subukan nyo. Ayan. Na tayo sa susunod na process. Yun yung labeling. Lilabel na natin lahat ng Crayola ang ginawa natin. So, dito, lilabel natin yung mga molded crayons natin. So, ilalagay natin yung molded crayons. Yung designated na label niya, lilabel natin. Makikita nyo kung paano yung process ng paglilabel ng Crayola. So, bali, ang labeling section, meron tayong regular, meron tayong sobig, meron tayong 12x12 micro, meron din tayong 10 large na Crayola. So, iba't iba yung sizes ng Crayola natin. Pero, malimit na ang ginagawa namin dito is yung regular. Yun yung Crayola number 8, 16, and 24. Pagkatapos ito, labeling. So, nakompleto na yun natin yung kulay. Mapupunta na tayo sa collating. So, andito na tayo sa packing section. So, i-collate na natin yung mga Crayola natin na na-label. So, kung makikita nyo sa kaliwa, Crayola 24 yan. So,
habang dumadaan yung ating conveyor, may designated plate siya. Pag natapat siya dun sa kada kulay, malalaglag yung kulay hanggang sa mabuong Crayola 24. So pagkatapos nun, kukunin ng mga manual hand figure natin ng Crayola. Silalagay nila sa individual box. I-check muna nila kung may kulang, kung may sobra, kung may reject yung Crayola bago nila ilagay sa individual box. So pagkatapos nun, ilalagay sa carton box, then i-click. So okay na nang i-deliver yung Crayola natin. So yan, paano mag-pack ng Crayola? So kukunin mo yung Crayola sa plate. Ilalagay mo. Then check mo kung kumpleto yung kulay. So 8 crayons siya. Pagkatapos mo i-check, pwede mo na siyang isara. Sige, subukan mo. Yan. Sana nag-enjoy kayo sa pagpunta niyo ng Crayola. Thank you rin, Paolo. Thank you po, Sir Rita. Thank you rin, Mona. Sana marami kayong natutunan sa pagpunta natin sa Crayola. Bye-bye po! O, Paolo, marami ka bang natutunan sa paggawa ng Crayola? Anong pinaka-favorite mong part sa paggawa ng Crayola na napuntahan natin kanina? Ang mold. Bakit mo napili ang molding? Kasi nakunta ko yung crayons lumabas dun sa machine. Okay, so nag-enjoy ka naman, Paolo. Oo. Okay, so tara na, upi na tayo, balik na tayo sa bahay.